kabayan, lagi natin iniisip na kapag binahan ay nakakasira na kalitasan, nakakasira sa kalusugan. And ano nga po ba ang talagang benepisyo ng isang responsableng minahan? Kaya alamin po natin ito at saliksikin din po natin na baka ang isang kumpanya pala ay nakatulong naman sa pamayanan. Habang nagmimina sila ay nagsisimula rin sila mag-rehab. Unlike sa ibang minahan na iiwanan na lamang nila basta-basta. Tapos simula nila ang kontrata and saka pa lamang sila mag-rehab. Pero itong Rio Tuba Nickel, ngayon ko lang ito narinig. At titingnan natin kung gaano nga katotoo yung balita na habang nagmimina pa sila, ay nagsisimula na rin sila mag-rehab ng lupa na kanilang minimina. So, ngayon, aalamin natin ito. So, nandito po tayo ngayon sa isang town site sa po, kuya. Ano pong pangalan natin? Ismael Granados po. Alright. So, kuya, ano po ang naitulong sa'yo ng company? Bilang driver po ba kayo rito? Ako. Kagaya nga po nang nagkasakit ako ng slip disc. Siya lahat ang nagsagot ng bayarin. Yung sakit na yon, saan mo nakuha? Dito rin po sa trabaho. Yung sakit na yon, masyado po ba siyang mahal kung sakaling kayo po ang magbayad sa ospital? Hindi ko po kaya yun kung ordinary lang yung ano ko. Sweldo? Opo. Pero kumusta po pala ang sweldo nyo rito? Okay naman? Sapat naman po ba? Okay naman po. Yung pagpapasahod, hindi naman po mahirap? Wala. Hindi kayo nahirapan? Hindi po. Ilang taon na po kayo dito, kuya, na nagtatrabaho? 10 years na po ako. Ay, 10 years na. Bakit ka kaya tumagal? Maganda yung ano niya. Maganda yung benefits sa inyo. Opo. Yeah. Kumusta ang family? Sapat naman sa kanila na natustusan nyo? Ito na yung restoration. Sura pa po. Halos lahat na ano yung mga tanim na to. So, ano pong masasabi mo sa mga kababayan natin tungkol dito sa minahan? Sa sarili niyong opinion. Sa, ano? Yung mga negative lang naman, yung kumbaga hindi sila nakakapasok ba? Direct sila. Pero para sa akin, maayos yung company. Hindi lang nila naintindihan. Hindi lang nila yung iba kasi pag hindi nila sinisira. Unang doon natin siya sinisira, pero nirehab naman po pag hindi nila naintindihan yung talaga. Ikaw kasi nasaksihan mo na lahat sa loob ng 10 taon. Alright. Thank you po. Alright, so sa ilang minuto, nakatayo na po tayo dito ngayon sa active area ng minahan ng Rio Tuba Nickel. At nako, medyo malambot po ang lupa, kaya dahan-dahan lamang po talaga at bawal na tumayo doon sa kinatatayuan ko. Kaya binaba ako ng mga opisyales natin ng RTN at syempre, laging yung kapakanan natin ang hinahangad na maging safe tayo kahit sila man na tumagal dun sa area na yon ay nag-iingat din sila. So yung kinatatayuan na inyong lingkod, nakita natin ay napakalawak ano po ng minahan at yung kulay ng lupa talagang napakapula at napakainit sa ganyang lugar. So ayan, pero marami naman tayong protection na ibinigay ng RTN at yan nga po, kasama natin ang lahat.
Tapos ito rehab na, simula, hindi na miminahan kasi may kanina. Then ito yung sample na na-rehab na talaga. At itong nasa likod ko. So balang araw maging tourist hat. Tulad nito, hindi na siya miminahan dahil sinisimula na siya ma-rehab ulit. So tapos na. Habang buhay na yan, napapakinabangan na ating mga kababayan. So, itong active, may hangganan yan. Kaya, mas lamang talaga ang mas maraming pakinabang sa pangmatagalan na minahan. Ayan yung active mining area. Kapag i-rehab na siya, ganito na. Diba po? Pwede po sumama din mamaya. Anong tawag sa area na to? P16 kami sir, dito golden, pa nakakarating lang namin. Ano nga, the golden ano to? Golden yung ibig, ibig ko sabihin, ito na yung pagtapos gamitin sa pagbibina, ito na yung opo mangyayari. Ito yung magandang ano ma'am, example ng sinasabi namin progressive rehabilitation. Ah, yung rehabilitation. So, kasi yung nandiyan sa may right side natin ng active mining pit. Oo, tapos after niyan pag di na siya gamitin gaganituhin din, ganun ang gagawin. All right. Makikita niyo pa ma'am yung ibang rehabilitation sites, yung iba gagawing parang viewing deck, yung iba nursery, yung iba parang meron kayong ginagawa para may rock climbing, 'di ba? Opo, mga sports tourism ma'am. So ibig sabihin lang hindi talaga habang buhay naman. Okay. Ang may ano lang, may bilang lang or taon na siya anong pang kanina may specific ka na. Siguro na technical diba, tama yung inano ko din. Ano pa yung iba kanina? Diba? Opo, sir. Okay, again, hindi sa atin yun. Yung alright, so medyo nag-enjoy po tayo ano, sa pag-iikot dito sa Golden Park dahil parang sarap-sarap mag-isama ang buong pamilya po rito at lalo ng mga kabataan ay talaga mag-i-enjoy dahil nakita nyo naman po napakalawak po nito, hindi lang namin talaga dubusan na maikot pero kahit po siguro team building or isang malaking kumpanya ang pumunta rito para mag-enjoy at gusto ng katahimikan at gusto ng nature, eto po isang man-made na Golden Park ito. Alright, so alamin natin ang iba pang detalye kay Sir Michael. 20% po ng areas natin, yun lang yung bubuksan natin, sir. I see. Okay. So, yun po yung ini-aim namin na nami-maintain namin yung ganung percentage. When you say 10 to 20% na binubuksan yung operation, you mean? Yes, sir. Yes, sir. So, for example, 100 hectares, 10 to 20 hectares yung bubuksan namin at a time. Hindi namin bubuksan yung buong 100 hectares na buo. So, na proseso yun. Siya medyo masakit sa mata kasi nakabukas, naka-open lang. Yung parang gusto nila sabay-sabayin. Unlike dito, kung ano yung hindi na po miminahin, magre-rehab na po kayo. Ay, ang galing. So, kung ano lang yung gagalawin na minahan, yun lang ang hindi, ano, yes. Yun lang open. Yes, yes. Maging active na mining. Yes. Pag may laman pa. So, ibig sabihin ganun ka-responsable at yes, talagang yes, gusto nyo rin agad na nagsisimula na rin yung may pakita nyo na talagang sumusunod din po kayo sa ano patakaran. Yes, ng isang papalit ng dawin with silent R. Wala namang malaria dito ha? Walang mga cottage. Ito po ng cottages. So, it represents every decade ng pag-operate ni RTN. So, may limang clusters tayo. So, yung mga ano, yung highlights, mga pictures. So, ongoing project pa naman po siya. So, magiging so, itong nakikita niyong rehab area, this covers 9 hectares ngayon. Uh-uh. But yung final plan is, yung nakita niyong minamine currently na areas, which is 3 blocks, so 27 hectares yun, gagawin ganito din. Yun ang next. Yes. Alright. Yung ano, minahan na. Inunti-unti. No? Sinisimulan na. Sir, dala-dala talaga natin yan para emergency. Ako din may pang-emergency eh. May dinala na ako. Kinakati ka, sir. Nialamok na si sir. Kinakati na, kinagat na eh. Hindi, ako pa man din. For some reason. Tumabas yun, no? Na-dengue ako eh. Hi, ma'am. Hi.
Pitas-pitas ang pwede po. So, everything you see is ano, planted material po. So, rehab, ano siya? Rehab. Anin mo to? Ngayon pa lang parang gusto ko na lagi na dito pumunta. Mamasyal kasama ang pamilya, 'di ba? Parang so every cluster po sir ng ano, pat. Pero talagang malaki din yung area sir kasi nakaminanin ko ng elder group natin. May mga ano sir, may mga commercial spaces and may lagoon pa 'di ba? So may plano ako pag yan ng hotel. Basta yung ecotourism nga. Kompleto na ano sir. Paradise na, parang gano'n. Papalagyan pa ng hotel yata eh. Wow. O diba? Sinang makikinabang? Titurn over din naman namin siya sa ano, sa stakeholders. Ayun. It's either the local government or gagawa sila ng sarili ng kumpanya yung mga ano, stakeholders or the management. Pero ano yan, after na yun ng ano, ng minahan, sa ano na yun namin, sa final mine rehab na namin dito. So, yung buhaya po dito, ma'am, is ano to? This represents yung ano? Si Molong. Kasi before Lolong kasi, Lolong. The biggest saltwater crocodile na nakahuli sa Pilipinas is dito po, sa Rio Tuba. So, siya po yung nakadisplay ngayon doon sa Puerto Princesa Crocodile Farm. Ay, so, hindi pala si Lolong yun. Hindi po, sir. Ah, okay. Yun hindi yung, pala yun siya. Yun yung nauna kay Lolong. Kaya nga, ang laki niya. Ayan, so manadiscover po tayo, ano, hindi pala si Lolong yung pinakamalaking crocodile na natagpuan at dito pala sa Rio Tuba. So, yan po, ay part pa rin ito ng Golden Park dito pa rin yan sa mining area. At ito yung nga po yung rehabilitation at ganito pala ang mangyayari at marami pa daw matutunghayan. So yung mga yan naman ay mga tanim na mga politisya na nagpunta na rin dito at talagang malaparaiso din po talaga itong lugar. So ayan, so puntahan pa namin ang iba pa na area na na-rehab na po. Ayan, so kung napapansin po natin ay talagang malagubat na rin po. Hindi parang walang bakas ng isang minahan dahil kabi-kabilaan, mga malalaki na rin po ang mga puno, iba-iba pa. So, ayan, malawak po at hindi ako makapaniwala pag first time ka pumunta rito. Hindi ka maniniwala nga ito ay pinagdaanan na ng minahan. O, diba? So, ganito pala ang magiging mangyayari. So, ayan, tinupad pala ng RTN talaga yung pamantaya ng pagmimina na dapat ma-rehab yung pinagminahan at may sukat nga lamang ito. So, eto na yung iba pang area ng rehabilitation aggressive na tinatawag ng RTN. Okay, so eto na yung pinakasentro ng Golden Park o yung clubhouse na tinatawag. Napakaganda. Ayan, so sa likod ko, nariyan yung words na tanawan. Tanawan means is Bisaya yata ito. Ano po? Tanawan, tinginan o tinitingnan or view parang ganyan. So ito. Ayan, so meron silang bagay dito talaga mag team building yung mga adventurers. Sipin mo yung isang minahan ay pwede rin pala maging agritourism talaga in the future. Ito na yung rehab or sa, na dating ginawang minahan ngayon ay paradise na, o diba? So ganoon. Alright, so break po na ang lahat. Dito po kami nagberienda at napakasarap mag-standby. Kung pwede lang wag umuwi dahil talagang mai-enjoy ang ating mga mata sa buong palibot nitong Golden Park dito sa clubhouse mismo. Ayan. Kawai! O diba? So kawai-kawai lang. At yung mga naku, mga vloggers, matutuwa rito sigurado. At wala kayong tulak kabigin. Ayan. Sa totoo lang, parang hindi ako nagutom. Nabusog kasi yung mga mata ko. At hindi ko yung kinain yung merienda namin pag uwi na. Kasi yan pa lang. Sa totoo lang, gusto ko umakyat din dyan. Kaya lang talaga yung oras namin ay limitado. Ayan, lang. Ayan, sir. Hari, alisin ka na. Oh, sa kanya yun. Ano, may mga ago? Sir, o, ano po yan? At ano itong ginagawa? Sir, ano? Nakikita ka bang ago? Wala, di ba? Wala natin sa nursery.
papapalaanin natin dito. So talaga mga endemic and indigenous species po talaga. Usapan lang natin. Oo nga, kasi yun nga yung inaano ko, sabi ko. Di ba, usually, pag may trim plating, hindi kayo ha? Yung dalawang yun. Alas laging yun eh. Auri pa. Oo, eh. Bihira pa may mangyo kasi bakit puno masyado yun eh. Siguro dahil availability ng seedlings eh. Kaya yun ang tinatanim eh. At saka mapapir, kaya mapapansin ninyo sa mga rehabilitation area natin, kahit sa mga reforestation, ang talagang naitatanim niya ng mga mahogan eh. Mga exotic species po kasi yan. Inintroduce naman talaga yan sa atin din dito. Kaya mapapansin niyo yung mga old plantation natin, ayun talagang mga nakatanim, sir. Mangyong, mahogany, tsaka itong Jimilina. So, pero kay RTN po, since 2017, diniscourage na po na ni RTN po yung pagtatanim ng mga exotic species. So, like more, ano po yun? More on mga endemic at saka indigenous species na po ang tinatanim natin. So, kasi nga po, yung ating ang ating objective ay ma-restore ecosystem restoration. So, ang lahat po ng tinatanim doon, yung mga kali po, nag-project na po si, mayroon nga isang 2020, so isa po sa strategy, isa po sa ginawa ni Ate, yung mga tumutubo pong mga auri, kasi naging ano na siya, kasi po siya. Isang strategy namin diyan, inuunti-unti na po namin yung tanggalin. Para malaman, no, yung tinatawag na akasya, kaya lang, hindi siya fast growing at patagal siya. Matagal yun yung... Oo, kaya ayaw yun. Kaya na ano... Team natin ngayon. So, mapapansin nyo, ma'am, iba-iba pong mga species. Iba-iba nga yun. Iba-iba. So, meron po tayong mga marangog, meron po tayong mga palawan mangkuno. So, yung palawan mangkuno po, yun po ay endemic. Tapos meron din po tayong palawan. Meron din pong palawan abo. Mapapansin gaano ka tanggal sila bago lumaki ng malaki? Matagal yan. Actually po, yung mangkuno, isa po sa pinakamatigas na taho sa buong mundo. Ayun. Mangkuno po. Mangkuno? Yes, sir. So, matagal po talaga yan palakihin. Sabi yung binhi. Pero siyang pinakamatibay na puno. Ayun nga po, yung isa po sa strategy na si RTN po kasi ay mayroong 4,200 hectare yan po. So si RTN at saka si Greenland Philippines. Ngayon po, yung nasa 3,000, mahigit 3,000 hectare yan, yun po yung kinukunan namin ng mga planting materials. So pupasok po kasi kami sa gubat, nagbubunot lang po kami ng mga wildlings. Wildling collection po ang tawag doon. Tapos dadalhin po namin sa nursery. Pero ano yun? Kolokol mo mga 10 taon din. Kailangan palang padaanin yung sa ano, yung sistema ng pag... Kasi medyo yun eh, trial mo. Eh, forester naman sila eh. So at least, kasi bawa katulad sa amin, silviculture ka eh. So error, tapos saka mo palang... Pero... Dito natin na nakuha yung survival, yung mataas ang survival. So, in practice, ano nangyari? Yung mataas na survival natin, sir, maabot siya ng 70%. Ah, mataas nga. Namatay, ano yun eh, baka tinamaan na ano. Hindi talaga namamatay. Kaya ba, katulad nito, merong, ba, expose siya. Walang araw. Kaya ang ginagawa niyan, hindi, isang klaseng puno lang. Iba iba. Kasi ato yung ganyan. Mayroon kasi ba grafted? Hindi, sir. Ito po, inert bull nyo pala. Earth bulling po ito, sir. Isang trial din ni RTN. Inert bull namin to last year. Pwede pala dyan. No, pero magastos kasi sa totoo lang ang earth bull. Kaya hindi, yes, mo, kung privately gagawin mo, magastos yun. Kaya gastos sa nila. Magastos nga po. Kaya, di ba government, di gagawin yun. Bago pa namin ito tinatanim, inoobserbahan namin itong bald trees. Kung
Okay ba siya sa mga rehabilitation area? Mm-hmm. Anong tree yan, sir? So, nasa pag-aaral ito? Pa lang po siya. Ito, actually, ito, anong eksakto to? Sir, ma'am, ito buhay na ito. Ngayon, nilagay na, nasa process naman po kasi yung mga seedlings natin eh. Ngayon, tinanim natin siya dito. Earthballing tawag. Kasi, oh, earthballing. Yung lupa niya naman, ma'am, galing naman sa ultramafic soil, kasama naman yung lupa niya na dinala dito. So, maaaring magsasurvive naman po siya. Mm. Ano to? Ano tong puno na ito? Hindi ako pamilya. Ito pa yung tinatawag nilang bugnaw. Bugnaw? Ayan yung sabi mo, pinakamatibay na puno sa buong mundo. Hindi, 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 hindi. Ano yun? Bugnaw po siya. Ang kanya pong kapamilya, alam niyo po yung alagaw? Ah! Puno. Oh! Kapamilya po ito ng alagaw. Hindi, teka, kung alagaw, hindi siya mataas. So, oh, mga medium trees. Medium lang trees to. Parang ano? Tapos yung katabi niyang puno, ito, hindi, ito. Hindi, hindi, mas mataas naman doon. Yan yung manipis. Para madano. Santol. Ito po, seedlings naman po ito. Ah, santol. Ganun kataas. Mangrove, marangon po. Marangon. Bakit tinabihan? Bakit? May parang ano ngay... Ano ba yan? Nakala ko bakawan. Kamukha eh. Nasa experiment po ngayon may yan. Na, po. Kung pwede. Ayun. Sinamahan po namin ng mga seedling, mga wildling collected species po natin. Yung mga earthball materials po. Alright, so malinaw yun. At puntahan naman natin itong Post-Mining Ecosystem Restoration Laboratory. Kung gaano kalaki na naman ang budget na ipinasok dito ng RPN. Ano? Post-Mining Ecosystem Restoration Laboratory or commonly known dito sa amin is the GP4 area. So, yung tinatapakan po natin ngayon, this is the bedrock. Ito po yung pit bottom natin. Ah, so, dati. So, in 2008, na-mine out tong area na to. And then after na-mine out siya, tinaniman agad. And from 2008, ngayon 2023, ito na po itsura niya ngayon. Okay. From barren, wala bilis, talagang, ano? Wala talagang kalaman-laman. Yes, sir. Puro bato. So ngayon, today, 2023, gubat na po siya ulit. Itong tanong ko, intentional na bamboo talaga pinaglalagay? Yes, sir. Bakit? Bakit intentional na bamboo? Actually, sir, itong GP4, tinawag po natin itong Post-Mining Ecosystem Restoration Laboratory. Mm-hmm. Ang nag-establish po nito, napanood niyo po kanina, si Dr. Viviane Ranes. Mm-hmm. So, naging laboratory siya, naging experimental niya ito. Kasi noong mga panahon yun, sir, wala pa talagang mga idea kung paano mag-rehab. Actually, sa forestry nga, sir, hindi natin pinag-aaralan yung rehabilitation. Diba? Hindi, oo, wala. So, kung mapapansin nyo, katulad ng sinabi ni sir, kasi ni bedrock, sir, kanina, bedrock na ito. And then, mamatingan natin ng lupa. So, kung mang lupa, alam naman natin, ang punong kahoy, tutubo yan. Mm-hmm. May lupa eh. Pero, once na naabot niya na yung bedrock, may hirapan na siyang penetrate ng kanyang ugat. So, maaaring mabuhay siya, pero hindi siya lumaki. Ah, okay. So, ngayon, naging experimental siya. Lahat ng mga species na mga species po ay tinanim dito ni Dr. Ranes, katulad ng bamboo. Napapansin nyo, may mga mahogany rin. At may mga... Ayun nga, may fire tree ka mo eh. Fire tree. So, yun yung mga unang tumubo dito. Uh-huh. So, later on, nung na-establish na itong vegetation, nag-strategize din tayo na magkakandak ng mga enrichment planting. So, okay. Tataniman naman po natin yan ng mga native species. Meron po tayong makikita dyang palayan, may isdaan. Tatanim din po tayo ng gulay. Ayan. Mga fruit bearing. So, talagang pwede na, sir. Walang imposible. Mm-hmm. So, walang imposible kapag sumunod po talaga ang isang mining company. At saka ano, ma'am, walang imposible kung may budget. Kung may budget. So, wala kang karapatan mag-mining kung wala kang sapat na budget. Basically, yes, ma'am. Kasi diba? Mandated din po kasi sa mining law na magkakaroon ta based sa FMRDP po sa final mine rehab and decommissioning plan. Kailangan maglaan ng kumpanya ng budget na di-deposit sa isang bangko na in partnership with the government para in case na prematurely matapos yung minahan, at least merong
budget na nakalaan for rehabilitation and decommissioning plan. And part po yan ng FMRDP. So meron po si Rio Tubang nakadeposito na po na pera in case na, yun nga, sana hindi man mangyari. Pero yun, in case prematurely matapos yung minahan, at least may nakapondo ng ano, may nakapondo ng pera for rehabilitation. Hindi kasi ang habol nila, di ba, past growing. Tapos, yung iba, katulad yung sa Slex, ano, nilagay doon sa mga exit. Rabbit meat. Ah, may rabbit meat production, floating cottage, ititikan, palayan, gulayan, palaislaan. Pero ngayon, alright, so mga kababayan, itong nilalakaran na inyong abang lingkod, napakalawak po nito at halos di natin maabot pa ng ating pananaw. Ano po sa lawak ng nagawa nitong post-mining ecosystem restoration laboratory ng NLC. Kaya malinaw na hindi maaari na walang malaking pondo ang isang minahan. Kaya tama lamang na maging mahigpit ang ating pamahalaan, dahil kung hindi, hindi po maisauli ang isang kagubatan tulad nitong nagawa ng RTN. Kaya nakikita ng mga mata natin po actual, gaano ito kaganda, kalawak na animoy walang bakas na dati ng minahan. Ano po, so ang ganda at talagang mapapakinabangan. Tunay nga naman na talagang kapag iniwan nito ay habang buhay natin mapapakinabangan at magkakaroon pa tayo ng mga pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Alright, so tuloy-tuloy lang tayo at ayan, pasyalan pa po natin. Napakalawak pa po nito at wag po ninyong dapat hindi makita ang lahat ng ito para mas lalo na natin maintindihan kung bakit dapat din natin na malaman kung ano yung dahilan kung bakit nagmimina ang isang minahan at ano ba ang kailangan nating gawin para po ay makatulong tayo sa ating pamahalaan, sa ating pamayanan at sa lahat ng mga sa susunod pa mga henerasyon din. Yung mga punong kahoy na tinanim niya dito, nursing tree ang tawag doon. Okay. So alam naman po natin na yung ibang mga puno kasi na tinatanim natin ay mga tinatawag natin mga shed-loving species. Mm-hmm. So hindi siya basta-basta mabubuhay exposed sa directly exposed sa 100% sunlight. Mm-hmm. Kaya nga sa forestry ang ginagawa po natin, tama po yung sinabi nyo kanina, nagtatanim muna tayo ng mga pioneer kasi pioneer. Sila yung mga mabilis umangat. Mm-hmm. And then pag na-establish na yung mga pioneer species natin, tataniman natin siya ng mga iba't ibang species na. So, kung mapapansin nyo po, kung papasukin natin yung gubat dyan, marami rin po tayong nakatanim dyan ng mga native at saka mga indigenous species po natin. Dito ba, sir, papunta? Oh, yes, ma'am. Grabe, ini-explain nyo yung mga halaman. Ito, sir, ito yung tinatawag nating mini arboretum na lahat ng mga species na tinatanim natin dito ay ito yung mga nagre-represent doon sa mga tinatanim natin sa rehabilitation. Ah, I see. So, ito sir, ito yung ating tinatawag na wild mangustin, yung bunog. Mm-hmm. Bunog po siya, wild mangustin. Hindi kasi yun yung isa sa pinag-usapan namin. Nakakain din, pero medyo mas maasim siya kung pwede siya. Yung maliit, di ba? Wild mangustin. Hindi, malaki rin siya. Ay, di ba yung maliit? Meron din yung isang klase sir, yung kandis. Ah, ayun naman, diba? Pang-asim yun. Pang-asim. Wala pa kaming tanim dito, pero sa mga rehabilitation natin, meron na tayo. Kasi yung nga sinasabi ko, katulad sa Manila, di ba? Ang daming street, hindi na alam ng tao na yung pala'y puno. Katulad ng, ni isa wala na nakakita kung ano yung itsura ng anunas eh. Hindi ko na sikat na sikat na puno. Kung ano yung itsura ng anunas at ano yung puno ng anunas. So parang niisip ko, wala bang ganun na ano kayo na collection ng fruit trees? Meron yun sir. Actually yung mga puno na yun dyan sir, natural na tumutubo yun talaga dun sa forest natin. Mm-hmm. So forest trees siya para maparami natin. Sige, sige, sige. Opo.
At itatanim natin doon sa, ibabalik natin sa rehabilitation. Well, ano sir, meron tayo dito mga wild, ano eh, rambutan. Ano yung nakit nyo? Yes sir. Pasok kami doon sa gubat. Tapos, siyempre, identify namin yung mga species niya. Kung ano, kung na-identify namin, kukunin namin. Pero yun sir, yung sasama. Si paparabihin niyo dito, gano'n. Okay sir. Okay. Yun pala eh, utanap. Talaga sir. Dito sa mining ano natin, tenement natin, wala pa tayong masyadong durian. Wala pa tayo. So hinahanap pa lang namin, ina-identify pa lang namin. Kasi yung durian na minsan sa Dabaw, actually ano yun? Yun yung tai. Diba? Gubat na gubat pa rin ulit. Hala. Pa-picture tayo dyan. Sige, picturean kita. Hala, ang ganda. Alam mo bang ano? Ayan, galing. Akala ko nakalutok. Ayan, so nag-i-enjoy na naman po tayo. At napa-TikTok pa. Pero hindi po ako talaga... lihit yung TikTokers. Nag-open lang tayo ng TikTok account dahil yan nga ang in ngayon. Pero may mga sayaw din po tayo dyan. At nakakayaman. Talagang matitigas ng katawan. O hala, tutala banggit na rin lang naman. Ayun po yung Horizon Moves sa TikTok. Pero walang gaanong followers. Sana nga, meron. Pero kapag nagkaroon na marami, sige ba, pipilitan tayong sumayaw doon. At ewan. Alright, so ipagpatuloy natin. Totoo po mga kababayan. Ayan, may mga pabo pa, no? Mga hayop. Hindi talaga ako makapaniwala na dumaan sa pagmimina itong kinaroroonan namin ng team. Ayan, so pruweba. Nag-sign kami na dumalaw dyan. At yan, happy morning show with SciTech Media Incorporated. And pupuntahan naman yung water sanitation kung ito nga ba ay malabo or kontaminado katulad nga ng napapanood natin palagi ano po sa mga news na napakadaming issue mula sa minahan pagdating sa tubig at ang nagsasakripisyo yung bayan kung saan may minahan. So alright, tingnan natin at ipaliwanag nito ni Sir Michael. Yung purpose nung sanitation pan namin, ma'am, is for water quality talaga. Talaga? Mm-hmm. Anong gagawin nyo sa water quality? Binabalik din kasi namin yung water, di-discharge din namin siya sa ilog. Sa ilog lang? Mm, sa ilog. Na so, hindi mamamatay ang mga isda doon? Ah, hindi po, ma'am. Kasi pasado naman po siya sa ano sa water quality. Unlike na sinisa ng iba, galing sa quarry or mining, dumediretso agad sa ilog, na hindi quality, kaya ang nangyayari, patay ang mga isda. Kaya na-contaminate po yung ano. Yung water bodies. Bago nyo pakawalan yan, malinis na. Yes. Ayun. So, dapat ganun. Yan, congrats. Naintindihan namin. Alright, so malinaw yun. At ito naman yung mapa na pagdadaanan ng tubig. Kaya ipapaliwanag uli yan ni Sir Michael at saan nga ba talaga napunta at anong klaseng tubig ang tinatapon doon sa ilog. Settle. Para ang dumadaloy na lang po is malinis po na tubig. So naka 3 stage po tayo na settling pan. So ito po yung type isa, ito yung stage 1. And then doon po sa effluent natin, doon sa may ano natin, sa may releasing point natin to the Rio Tuva River, ito po yung stage 3. So tatlong siltation pan po yung dadaanan bago mag-discharge kami ng tubig sa water body natin. So at saka ano naman yan, monthly di ba? Monthly po ang monitoring ni DNR regarding sa ating water standards. So, sabi pasado mo, naman tayo di ba every month? Sabi mo tatlong stages. Yes sir. Anong ginagawa niya na difference to sa tatlong stages? Same lang naman po yung process sir. Pinapabagalan po namin yung flow ng tubig para magsettle po lahat ng sediments na andoon po sa ating
sa ating effluent sa tubig. So hindi kaya i-contain ng isang settling pond lang. So multiple stages yung ginagawa, sir. Ah. So kung makikita nyo, ito, sir. Makikita nyo. Dinibilang ko may anim. May ano, pero ang discharge point namin sa isa lang. So kahapon, sir, umulan. Pero kung makikita nyo, yung tubig lang pa lang siya, sir. Stage 1 pa lang ng sensation natin, hindi mo yung tubig natin, sir. Ayun! Yung tubig natin, hindi mapula. Oo. So, iba sa, katulad sa iba mga minahan, na lahat ng, yung iba kasi din, they discharge ng tubig, is mapula talaga. So, dito sa amin, sir, na-contain lahat ng tubig, sinisettle namin yung sediments para ang lumalabas. May madaling araw. Muna kayo madaling araw, di ba? Yes, anak. Yes, ma'am. Habubuhay? Para gawin na lang natin pala isdaan. May isda po dito. May mga wild. Bago dumating dito sa settling to, di ba? Yes, sir. Siltation pan, sir. Siltation. So may treatment pa muna? Wala na, sir. Ah, wala na? Run off lang talaga. Ah, run off lang to. Okay. Parang ano? Pag ano kasi? Teka, dito so, mataas yung ilalim. May schedule for Disiltation. Mayroon walang disiltation. May schedule for disiltation. Kaya hindi namin nililigyan. Kami, regular naman yung maintenance na disiltation, sir. I see. Mm-hmm. Eh, tanong, bakit tatlo? Yun nga, sir. Pag malakas kasi yung ano, sir, yung runoff sa taas, hindi kaya i-contain lahat ng sediment sa isang ano lang, isang disiltation. Bakit hindi dalawa? Ba't hindi apat? Ba't hindi lima? Anong reason sa tatlo? Yun yung dinisign nila. Huh? Walang high technology dyan na ginamit. Wala, ma'am. Sa ilalim. Low lang po talaga yun, ma'am. Binabagalan namin ng fluoride. Sedimentation lang pala talaga. Yes. So, kaya po, yun nga. Ang end point po is doon sa aming discharge point is pat every month naman tayo pasado, di ba, sa DNR. Teka, kung wala siyang ano, wala kayong hindi niyo walang treatment. Yes, sir. So baseline values na 'yung lumalabas, nagre-register kasi nagbe-baselining din naman 'yung DNR. So alam nila kung ano 'yung ano 'yung water condition in areas na walang minahan. So doon nila binabangga, sir. Ah, okay. So baseline values lang po yung nababasa. So within standards pa rin naman daw po tayo. Tapos after yung tatlong daan na yan, bago i-release, gano'ng katagal din naabot? No, yung siltation pan. Ayun. Naka-engineered po siya. Ayun. Naka-design po siya. Kasi kailangan may mapuntahan talaga. Pero natural yung flow ng tubig. Yun. Talaga. Yun pala yun dun sa bayan or ano, dyan nagsisimula ang mga baha. Diba? Kay ganyan kayo. Diba po? Ano, ma'am? Alright, so sino magsasabi yung tubig na yon ay mula sa minahan? Wala po tayong nakikita o bakas na napakalabo. At dahil nga tatlong pagsasala pa lang pinagdadaanan nito at madalas na dinadalaw din ng DNR kung ito pa rin ay quality at hindi kontaminado dahil nga papunta ito sa ilog. Ito na yon yung lalakbayin ng team papunta sa ilog para patunayan nga ng RTN na safe pa rin daw itong tubig mula sa minahan. So check natin kung sa pier site po ng RTN. So to my left is the Ryotuba River and then to the right is Open Sea na po to. Open Sea, this is Sileto. So ito yung kanina mo, sir, yung dito na pupunta yung tubig. Yes, ang discharge point po namin is nasa upstream po ng Ryotuba River. So, anong pangalan po? Ryotuba River. Ayoko po sabihin yung ibang mga kumpanya. Pero hindi tulad nung nakikita din sa TV or sa mga ibang media na sa ibang minahan, di ba nagdi-discolor yung water bodies nila. So dito po sa Ryotuba, yung aming water body, tingnan nyo yung kulay, hindi po namumula, hindi po nagbabrown, wala pong discoloration. Yes. Sang-ayon kami dyan. Foods natin na dumadating na sinisip na papunta po ng China and Japan. Ah, so ginagamit po namin ito, mga small barges. Uh-uh. And then gumagamit din po kami ng LCT, yung mga ating mga roro. Ayun. Pero ang larga dyan, di ko lang. Ano ba? Pwede po tayo sa jetty. Ayan! Yan, yun nga, Kubertos. And then yung nauuso ngayon dahil nga
nasa renewable energy sa tayo at saka electric vehicles sa mga batteries. Batteries so na. Yung product po natin, ang endpoint po natin, most of the ano final product po na galing sa raw product natin is batteries for electric vehicles po. Ginagamit rin sa ano yun, sa hospital. Yung ano yung... Ayan, yung mga ano, mga tools po sa hospital. Oh. It's yung mga surgical grade na mga tools yun. May halo po yung eh, ano. Ang manufacturing yun ay nasa Japan. Yun. Wala tayo doon. So yun, nakikita nyo po yun. Ito po yung ano. From the quarry. From the Banyes. Pinababa dito for loading. Yun. Kasi yung sa ang IPN office. Ayun, ayun, ito. Ay, ang linaw. Yung ganito kalinaw. Malayo sa Banyola. So nakakamangha at napakalinaw ng tubig mula sa minahan ng RTN na dito nga bumagsak sa Rio Tuba River. Kaya tunay po na pinakita yan ng RTN kung gaano katotoo yung kanilang mga sinasabi. So napakalawak po nitong Rio Tuba River. So ayan, napaka-clear ng tubig. Parang crystal, ano po? At mineral water ba ito? At may isda pa. So malinaw nga na hindi kontaminado yung tubig mula sa mining area ng RTN. Contrary po dun sa iba nakikita natin na ibang mga balita or post tungkol sa mga water bodies malapit sa mga minahan, dito po sa amin, yung water bodies po namin is malinaw po. Wala pong discoloration. Nabubuhay po yung mga isda. Malinaw na malinaw yung tubig. Right. O oh, ayan, nagpayo si Sir Mike na iwas fake news. Ika nga, hindi lahat ang minahan. Ay ganoon na lamang ang makikita natin ng mga water na kontaminado. So itong RTN, ito na patunayan nila. Ayan, so nag-ikot pa po tayo dahil may namataan po tayo na mangroves. Napakadami, napakalawak. Kapag may mangroves, ibig sabihin, ang tubig talaga ay hindi kontaminado. At may mga isda, di ho ba? So, yung ecosystem ay nariyan pa rin sa Rio Tuba. At kahit na may isang minahan. So, ang minahan dito ay isang responsable nga na maitatawag. At yan, nasa harapan natin yung malawak na mangroves. Naku, at baka maraming buhaya rito rin, ano po? Kilala naman po ng buong mundo na ang Palawan ay dito nakita ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Kaya tingnan natin. Pagkalihan ng maraming buhaya na. Meron talaga. Ay, meron talaga. Talaga, meron. Dito, dyan. Tatawid ko yung pantalo. Malaki na siya, sir. Malaki, sir. So, bawal lumangoy dito, mga yes. Tao. Bakit kaya? Ay, so, dahil doon sa mga... Dyan sa pakawan yung mga yun. Pwede ba, sir? Oh. Yung iba doon, galing sa upstream. Marami siya. Oh, so, ibig sabihin? Marami. Ang lalaki. Mga saltwater crocodile. Kasi laki nga bisa nung bangka eh. Yes, sir. Saltwater, malalaki talaga. So, nung kami dito nag-ano nung MAC. So, maraming takot maligo dito. Oo, oh, mas ang liit ng bangka nila. Sabi ko nga, what? So, yeah, good morning. Morning, ma'am. Ako, musta po kayo? Okay lang. So, guard po kayo dito sa RTN. Yes, ma'am. Ilang years na po kayo rito, sir? 12 years na po. Oh, 12 years? Okay. Eh, kumusta? Masaya po ba tayo sa 12 years na yan sa paglilingkod mo dito sa RTN? Yes, ma'am. Ano-ano na po ang naitulong sa inyo ng RTN? Yung anak ko, ma'am, nakapasok sa scholar sa RTN. Dahil sa RTN? Dahil sa loob sa LSB mismo. So, nung dumating ang RTN dito sa inyong lugar, pero taga rito ka talaga? Taga Baguio, ma'am. Ah, talaga? So, ba't ka napunta rito? Sa agency, ma'am. Tapos yung misis ko, taga rito rin sa Palawan. Ah, taga rito sa Palawan. Yes. So, nagustuhan mo na kasi 12 years ka na eh. So, wala ka ng plano talaga lumipat sa iba? Wala na. Bakit kung nagustuhan, bigyan mo ako ng isang dahilan? Maganda rin yung kung ma'am, pamamalakad nila. Tapos, mga benepisyo kumpleto mo. Ah, talaga. So, yun. Yun lang ang gusto kong malaman pala. Na talaga palang
totoo no na kadalasan kasi mga na-interview ko ang tatagal niyo ng mga empleyado dito. Okay. Ayun, so ibig sabihin kontento. Yes. Kontento na po talaga kayo. Paano pag nawala na to? Papayag ka? Ay, hindi rin po sana. Wag sana na. Iiyak. Kasi maraming empleyado nandito na ba. Oo. Ayan. So, Kuya, thank you po, Garda. Ano pangalan nila? De La Rosa, ma'am. Rudel po. Rudel De La Rosa. Yes. Thank you. Lang po namin yung mga na-donate po ng RTN dito sa ospital. So, initially kasi 1978 po nag-start ito as infirmary lang naman. Parang clinic or mga dinadala ng clinical services ng RTN for their employees and dependent. No? Yun ang initial start ng hospital. Yung hospital. After that, eventually, naging community hospital na rin po. Naging level 1 hospital. And aside sa employees and dependents na kinocover ng hospital, nag-expand yung services po niya para sa mga IPs, indigenous people, and mga impact barangays ng dalawang pangkakas. So, kaya more now, ang mga categories ng patient dito, employees, dependent, then IPs, all of them are free. As long as free ang available ang service natin, available ang medication, so lahat po yan libre. Except for the private paying patient. So meron tayong delivery room dyan, may labor room, may dalawang operating room sa loob, may doctor's lounge, may recovery room. Sa sarili nyo lang po, opinion, ano po masasabi nyo sa sarili nyo lang? Saan? Natulong ng itong foundation? Actually, sa sarili nyo lang? I'm from Makati. Kasi dito, iba yung community. So, parang iba sa impression po nakaraan na pag sinabing mining community, ang magulo talaga. No? So, pagdating mo dito, nabigla ako. May ganito pala. Maganda yung location, complete. May the facilities, hospital, school, my church. So, kompleto all in one. And very okay ang lifestyle dito. Hindi stressful unlike sa Manila. Kaya somehow nagustuhan ko. And I keep coming back here. Kaya naging regular na ako dito. Talaga po. And may mga hometown leave benefits naman kami. From time to time, I can still visit my family. Wala rin naman kasi nag-retire na po yung dentist natin last year. Kuya, good morning! Morning, ma'am. Kumusta po kayo? Okay lang po. So, guard po kayo dito sa RTN? Yes, ma'am. Ilang years na po kayo rito, sir? 12 years na po. Oh, 12 years? Okay. Kumusta? Wow. Ano po ito, 2030? Gusto niyo tatapos sa isa sa case? Gaano kadami ito? Puro apple. Social, mag-blend ang company. Apple, lahat, ganun kadami. O, di ba? Kasi ano daw po eh? Di ba ito mukhang 10 years na ito yung ba eh? Yung iba po dito, according to Sir Dennis, yung mga wow! Apple pa more! Welcome po sa aming computer laboratory ng high school. So, ito po is SIM. Happy morning kasi positive po tayo. Miss Horizon Chaser po ito. Congratulations. And ma'am, ano po ang kaibahan natin sa ibang mga ganito ka po po sa Horizon? So, di po mo yung nangangailangan po ng tulong ng vendors. Happy morning, Miss Horizon Chaser, and I thank you for...
Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas at pwedeng bisitahin Baguio, Lindol, pagsabog ng vulkan at tsunami. Maghanda ka at palitinin yung mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Good morning, Miss Horizon. Good morning, Miss Horizon Chaser. Happy morning. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Happy morning, Horizon Chaser. Good morning, Miss Horizon. Good morning, Miss Horizon. Yeah. Wow. Apple pa more.